Alright, welcome back to my channel again mga Asin Quiz. Punta na natin yung second performance ni Jaime and Mariel sa TNT Grand Finals. Bago ito, pinanood natin yung unang dalawa para lang ma-recall natin ano yung nangyari kahapon. And last na magpe-perform kasi sina Jaime and Mariel. So, tara. Again, ang kakantayin nila rito yung mga Air Supply hits. Air Supply. Songs of the legendary duo Air Supply. Ang kanilang huling bala para kampeonato ay mapasa kanila. Narito na ang ikatlong grand finalist, Mariel Montellano and JM De La Serna. Nakita ko si Naomi sa likod kasi sila yung nag-perform prior to JM and Mariel eh. And hindi talaga ganun naging malinis yung naging performance din ng dalawa. May na-miss pa nga. Ramdam din na medyo tired na ang boses ni ano ni Yumi. I think mayroon siyang mga series of shows kasi na pinanggalingan. So understandable naman yun. So, baka lang nagsosorry siya. Or I don't know kung anong nagiging discussion nila. Pero, ganun yung na-feel ko nung nakita ko sa kanila, sila dun. Ngayon. When I'm missing, okay, nice. Ang ganda-ganda ni Mariel, no? Ang ganda niya, lalo higit nung finals. Ang ganda rin na nakukunan ng camera na tinitingnan, sinusulyapan pa ni JM si Mariel. So it added sa kanilang stage play presence nila dyan sa Showtime stage habang kinakanta nila yung song na to. At umpisa pa lang, ang ganda ng song choice nila. It speaks about love. Eh, yun yung gameplay nila eh. Wow! Yun, nagkamali dun si Mariel. Pero napansin ko pala kanina, mayroong lyrics sa harapan. I think binigay sa kanila yon. Kasi di ba before, pagka finals, walang lyrics yan. Kaya nga, who is this na finalist na nakasulat ng kanyang lyrics sa kamay? I forgot, sino nga ba yun? Basta yun, meron. Pero yan, baka kasi nadadala na si ano, nadadala si It Happened sa mga actual performance naman. It is happening sa mga artists. Like Sarah G, even Sarah G, nawala. May lyrics sa harapan yun, ha? Pero nawala siya sa kanta na... Ano nga ba yun? Kanta ni ano? Kanta ni Aiza. Nadubit niya si Jason D. The moment we're such
Huli. Eric, obvious na ano, fan. At ang pagngiti, oh. Kay Eric mukhang sila ang panalo. I see Moses. Si Mark. No, kaya niyo pa ba? Ang ayos talaga ng eye contact din. Kaya ang audience eh, even the judges, di ba? Narinig niyo yung audience. Ang judges, nahuhuli sa kanilang reaction. Ayun, sana dagdag tutapos naman na to. Sana sa hold me as close. Yan naman ni JMC Mariel. Dagdag lang. Pag sa mga susunod kasi kakantayin pa rin naman nito eh. Wow. Tumaas pa talaga eh, no? Ang lupit. Sino ba yun? Si JM? Or both sila? Ano sila magkikis? Joke lang. Grabe naman ang Don Bell! Si Don Bell ito! Si Don Bell! At si JM! Parang Don Bell! Grabe! Talaga nakakakiling! Madlang people, muli ang final three duos ng TNT Duets, ang huling tapatan, John Saga at Kim Nemenzo! JM vs. JM ulit eh, no? Yumi Capile and Anton Antenor Cruz. Mariel Monteliano and JM De La Serna. Bagay. Sa punto mong ito, pakinggan natin ang ating punong hurado, the one and only Mr. Gary Valenciano. Ooh, Sir Gary, see you sa concert. I think sa lahat ng mga nabigyan sa akin ng pagkakataon na maging hurado, sa kahit anumang singing contest, this was the hardest. This was the very hardest. Bakit, Sir Gary? I am so blessed to know
na ang kalagayan ng mga singers. Si Sir Eric din. Oh, Sir Eric. Oh. Nakatingin siya kay Sir Gary kasi Sir Gary was one of the judges nung nanalo si Eric. Ang kalagayan ng status ng singing dito sa Pilipinas ay nasa mabubuting mga kamay. You guys are so amazingly talented. At alam ko na may experience na kayo sa pagsali dito sa TNT dati. Kaya alam nyo na marami na kayong natutunan. Thank you so much for sharing with us more than your music. Today you shared with us your heart. And that's what we always need to receive from people like you. Because maraming nanonood ngayon, yan ang kailangan nila eh. Kailangan nila yung mga nagkumakanta na dito nanggagaling sa puso nila. Ito ang ibinigay nyo sa madlang people, kapamilya man o kapuso. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Gary. At ngayon naman inaabangan kung ano ang kanyang sasabihin. Puno Murado, Sir Louis Ocampo. Sir Louis, see you sa Friday. Ang aalaga ko! Okay. I love you guys. You guys are really great. You gave us a hard time. I'll be very honest. Picking the top three was difficult. And, you know, nagdedebate kami sa loob and everything. Pero ngayon, after you sang, parang you proved your worth that you deserve to be here. Kayong tatlo, kayong anim. You are so talented. You are so gifted with the gift of music is in your heart. And parang it's hard to find words to praise kayong anim. Ang gagaling nyo kasi. You moved our soul, you moved us intellectually, you moved our artistry. You guys are really, you brought this competition, my God, 10 notches higher. And this is what it's all about. This is what Tawag ng Tanghalan Duets is all about. So congratulations. I have so much respect for all of you. Thank you very much. And good luck. Good luck. Kailangan talagang genius kayong dalawa. Maraming salamat, Punong Horados, Mr. Gary Valenciano, and Maestro Louis Ocampo. At maraming salamat din sa ating final three duos. Eto naman ang mga kapamilya ng ating top 3 kasama ang mga... Okay. Yung part niya hindi natin binalagan natin kasi nasa may transaction na kami niyan. Nakiusap nga kami doon sa bank. Actually, nasa bank kami. Wait lang, nanonood kami, ganyan. So, binalagan na namin yung announcement. Okay, so... I think, obvious na panalo na doon sina JM and Mariel. Kasi kung hindi sila, marami siguro ang mabibigay ng kanilang opinion sa social media. Maraming maglalabas ng kanilang opinion kung hindi sila ang mapipili dyan. Kasi, I think, pinakamalinis sa kanila eh. Sa kanila talaga dalawa. And the reception from the reactions ng judges, sila yung sa kanila lang sila nag-standing ovation. And the audience, ganun ka-impactful yung performance nila. Walang, I think, voting na nangyari here. So purely judges' scores. And nanalo sina JM and Mariel. Now, champion na rin sila. Diba? Nice! At least nagdagan na tayo ng mga champions na sa kantahan na alam natin talagang magagaling at walang duda sa kanilang pagkapanalo. So, looking forward pa sa kanilang mga performance in the future. At sana mapanood din natin sila lang live. Okay? Kayo naman guys, anong masasabi niyo sa kanilang now and forever performance? And forever na silang champion na sa history na yan. Especially nangyari na yan na July 1st. History din yan in the making eh. With the ABS-CBN and GMA fusion. Diba? Tapos sila yung champion that day. Wow. Nice. And do it, diba? Two voices, two networks come together.
Alright, so comment nyo lang yung mga gusto nyo ring sabihin sa naging performance nila at babasahin natin yan for sure. Alright, maraming salamat sa panonood ng video na to. Like kayong mag-iingat. Bye-bye! Congratulations, JM and Mariel again! Yes, nice!